Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So sa kabila nga ng kaliwat ka ng mga haters sa social media, itong tinaguri ang angas ng Pinas at former 3 World Division Champion na si John Riel Casimero. Ay maraming nagsasabi na wala na do itong lakas at kakayanan pa para talunin itong 4 World Division Champion at tinaguri ang The Japanese Monster na walang iba kundi si Naoya Inoue. Marami ding nagsasabi at nagbabansag na siya na do ngayon ang tinaguri ang Boy Hingal. Dahil marami ang nakapansin sa kanya na madali nga daw itong hingalin sa ibabaw ng boxing ring. Marami din nayayabangan sa kanya. Ngunit sa video na ito ay kung ganyan din ang tingin mo kay John Riel Casimero ay tiyak na magbabago ang paningin mo sa kanya. Tinataya na halos 25,000 na boksingero ang aktibo sa lahat ng division mula minimum weight hanggang sa heavyweight division. Sa dami kasi ng boksingero ay naitala ng BoxRec ang at napasama si John Riel Casimero sa top 20 bilang pangalawa sa ranking kasunod ni Naoya Inoue. Si John Riel Casimero ay hindi lagi nawawala sa pinakamagaling na boksingero sa buong mundo, dahil sa taglay nitong galing at aktibo sa pakikipaglaban. Kaya hindi pinagtagpo na maglaban itong angas ng Pinas John Riel Casimero kontra sa The Japanese Monster na si Naoya Inoue. Dahil si Bob Arum ay may ibang plano na mas malupit sa angas ng Pinas John Riel Casimero, pinasosabek malamang ni Bob Arum ang mga fans bilang strategy niya para kapag naikasa na ang laban na Naoya Inoue kontra John Riel Casimero ay tiyak na limpak-limpak na pera ang kanilang magagawa dito. Or hindi kaya balak talaga ni Bob Arum na ilayo muna si Naoya Inoue kay John Riel Casimero dahil alam niya na matatalo si Naoya Inoue kapag hindi nila ito pinaghandaan. Mabait at magaling si John Riel Casimero. Ngunit ito ang nakapagtataka, bakit ang dami niya paring haters mapa online man or personal. Sa dami ng naambag ni John Riel Casimero na karangalan ng bansang Pilipinas ay may mga tao paring galit na galit sa kanya. Dahil ba maangas siya, kaya galit ang karamihan sa kanya. Ito lang ang masasabi ko mga lods, oo maangas si John Riel Casimero, ngunit ang inaangasan lang niya ay ang kanyang makakalaban at hindi ikaw na nanonood na nanonood. Aminin man natin na si John Riel Casimero lang ang pangtapat dito sa tinaguri ang The Japanese Monster na si Naoya Inoue. Kaya huwag kang magalit sa ating pambato pagdating sa palakasan ng kamao. Bagkus ay suportahan mo na lang ang sariling atin. Karamihan sa mga Pinoy na boksingero ay may taglay na super power punch at isa itong biyaya sa kanila para magamit nila sa kani-kanilang mga larangan. May mga Pinoy na boksingero din na malakas sa pakiramdam at madali nilang mabasa ang estilo ng kalaban, na maging resulta sa kanilang pagkapanalo, madali din silang makapag-adjust kung sila ay delikado na sa isang sitwasyon na laban. Isa na sa biniyayaan ng pambihirang lakas at estilo ay si angas ng Pinas Cuadro alas John Riel Casimero. Kilala si John Riel Casimero bilang isang matinik, mabilis bamasa ng estilo ng kalaban, malakas na pag-iisip, mabilis mag-adjust sa delikadong sitwasyon, matalino at may pambihirang super power punch na kapag tinamaan ka ay daig pa ang lantang gulay ang sasapitan, kahit na makatayo man ay parang 90% ang nabawas sa lakas nito. Sa bawat panalo niya ay dala-dala niya ang talas ng utak at matinding diskarte, sa dami ng bansang nilusob niya ay lalo siyang lumalakas at lalong nahasa sa pakikipaglaban. Narito ang mga maabilidad na super high IQ moment na taglay ng angas ng Pinas John Riel Casimero, na siyang kinakatakutan ng halimaw ng Japan na walang iba kundi si Naoya the Monster Inoue. Dito lang yan sa Winsworld TV. Una, ang offensive na ginagamit niyang pang-opensa, ang estilong ito ay nag-iiba ng galaw sa bawat atake. Ang estilong ito ay napakahirap mabasa agad ng kalaban, dahil hindi lahat ng boksingero ay kayang gawin ang estilong ito, dahil nakadepende ang estilong ito sa body movement ng kalaban at napaka-epektibo ito para malinlang ang kalaban na sanhi at susi ng isang tagumpay. Pangalawa ay ang makinis na paggalaw ng mga paa, ulo, mahina na galaw na suntok na may kasamang 100% na lakas at talino, sa bigat ng katawan ni John Riel Casimero ay kaya niya makaiwas sa mga matitinding mga super power punches ng kalaban. Sa estilong ito ay mahihirapan mapatamaan ng mga solidong suntok itong si John Riel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro alas, dahil maliksi ang mga paa at ulo nito. Pangatlo ay ang ginagamit niyang panukat sa distansya ng kalaban ay ang kanyang mga kamay, na akala ng karamihan ay isa lang itong walang kwentang galaw, ngunit isa pala itong estilo,
Madalas niya itong ginagamit para ma-adjust niya ang distansya ng kalaban para makabato siya ng solidong suntok, babato ng mga fake punches para malinlang ang kalaban at sabay babato ng solidong suntok para makapasok at makatama ito sa kalaban, ang galing ng estilong ito. Ang pang-apat ay sunod sa galaw, hindi ba kayo nagtataka kung bakit napakatibay ng panga ni John Riel Casimero? Kahit ilang solidong suntok ang tumama sa pagmumukha niya ay parang hangin lang na dumaan, kayang-kaya niyang samalo ng pinakamalakas na suntok na walang gaanong pinsala sa kanya. Panglima ay ang galing niya manghula sa sunod na galawan ng kalaban, kaya madali niya itong maka-counterpunch dahilan sa pagkasira ng estilo ng kalaban, kayang-kaya din ni John Riel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas Dumipensa habang nakikipagsabayan sa kalaban, kaya walang takot si Cuadro Alas John Riel Casimero na sumugod ng sumugod sa kalaban. Sa unang tingin ay hindi mo akalain na ang pagsugod niya ay isa rin pala itong depensa, na tiyak malilito ang kalaban at hulaan ang mga susunod niyang mga solidong suntok. Ayon sa mga eksperto, si John Riel Casimero ay may kakayanan na hindi kayang gayahin ng iba, kung sa tingin ng karamihan ang suntok ni Angas ng Pinas John Riel Casimero ay isang bahala na suntok at bara-bara, dyan kayo nagkamali dahil ito ay maituturing na estilo at tahimik na pamamaraan at susi ng isang tagumpay. Marahil alam ng Team Inui ang mga estilo ni John Riel Casimero kaya tila natatakot sila at ayaw nila itong labanan. Dahil sa kanyang magaling na estilo na tiyak ikatatalo ng Team Inui, ano sa tingin nyo guys dito kaya natatakot ang Team Inui or sadyang wala lang silang paki, labanan si Angas ng Pinas Cuadro Alas John Riel Casimero? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright.